What's up mga ka-TV? Andito na po yung lingkod, Debit Roman TV. Na muli, magbabahagi sa inyo ng konting kaalaman tungkol po sa PLDT Internet Service. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko na ito ay please make sure na nakapag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan pakiclick yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay? Ang magiging topic po natin ngayon ay yung tanong po ng isang ka-TV natin na Sir, dati-dati nakakakunik ako dito sa kapitbahay namin. Bakit ngayon hindi na? Hindi ko na rin makita yung Wi-Fi name niya. Ayan. So, ano ba ginawa nila? Ayan, ganyan. So, alam po natin na kumisan tayo naman po, nagpapalit ng password, hinahide natin yung ating mga Wi-Fi name natin, SSID name, nasa sa may-ari na po kasi yun, no, ng Wi-Fi no, na kinakakabitan natin. Ngayon, paano ba natin mapapasokan ito? Nakatago na, hindi na natin makita. So, ganito po yan, no? So, kung nakakakonek na po kayo, dati, no, sa isang Wi-Fi network ng kapitbahay nyo at tapos biglang naisipan nila ng kapitbahay nyo na i-hide yung kanilang SSID name o Wi-Fi name dahil marami na pong nakikikonek, pwede po nilang gawin yun, no? So, ang gawin po natin, anytime po na tayo ay makikikonek sa kapitbahay natin o sa kaibigan natin o kung kanino man po. Alam mo, nakapasyal tayo sa isang bahay at may Wi-Fi sila at nakikonek tayo. Siyempre, ibibigay nila yung makikita natin. Ayan, ayan ang Wi-Fi name. Pakicheck mo na lang. Tapos ito ang password. So, ang gagawin po natin, screenshot natin or kung po pwede, isulat natin. No? Para kung sakasakali na mapupunta ulit tayo doon at na-check po naman na hinide na nila yung kanilang Wi-Fi name, makakakonek pa rin po tayo, no? So, ganun po ang gagawin natin, no? So, unang-una, siyempre, kung alam natin yung SSID name, no? At password, pupunta tayo doon sa settings, no? Tapos, pupunta tayo doon sa may Wi-Fi, no? Wi-Fi connections, nakikita natin dyan, no? Ayan, nakikita natin, nandiyan dyan yung hidden network, no? Ayan yung mga nakalabas na network, no, Wi-Fi name, SSID name, at meron naka-hide. So, ibig sabihin, hinide na o tinago na nung kapitbahay ninyo yung kanyang Wi-Fi name. So, paano natin mapapasukan yan? So, itap lang po natin yung ad network, no? So, pag natap na natin yan, yan, makikita natin, lalagay dyan yung i-enter na natin yung Wi-Fi name o SSID name. So, dahil nga alam na natin yun at naitago natin, na-save natin, enter lang natin yun, no? Type natin yun. And then, yung security type, normally, yung ito na lang WPA2, yan ang gamitin natin, no? At, ano yung password? Yan. So, alam na natin yung password, binigay sa atin noon, i-type lang natin yun. At, save natin. Okay? So, tapos nun, makaka-connect na po tayo. So, ganun lamang po, no, ang gagawin natin na once na pumasyal tayo sa isang bahay, nakikonek, sulat natin yung Wi-Fi name o SSID name at password. Para nang sa ganun, hindi natin napapansin, baka dumating ang araw, nainis yung ating kapitbahay, hinide na nila yung kanilang Wi-Fi na hindi natin makita, no? So, hindi na mabasa ng ating gadget. So, ganun po ang gagawin natin, no? Isulat po natin para na sa ganun, makakakonek pa rin po tayo. Okay? So, sana po meron na po tayong natutunan na aking na-share dahil sa katanungan ng ating isang katibi, sana po nakatulong po ito. At sa muli, tumuon yung lingkod.
David Roman TV.